Magandang umaga ho at mapagpalang araw ho sa ating lahat. Sa umagang ito ay tayo po ay magalak sapagkat muli po tayong binigyan ng panahon ng atin pong Panginoon na makapag-aral ng kanya pong mga salita. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat sapagkat binigyan niyo kami ng karapatan na amin pong pag-aralan ang inyo pong mga salita. Sa umagang ito, inaanyayahan po namin ang inyo pong banal na Espiritu na siya pong magpapatunay, magpapatotoo at magpapaunawa sa amin anuman ang amin pong papag-aralan sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa katugunan ng aming pong panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito, ito po ay may pinamagatang Coming to Jesus o paglapit kay Kristo. Ang paksa po natin ito po ay patungkol o isang patunay na si Kristo Jesus ay laging nariyan. Naghihintay na tayo ay lumapit at tanggapin ang kanyang tulong sa kabila ng ating pagdurusa at paghihirap. Ang topic po rin na ito ay patungkol sa taong pinagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba na mayroong pananampalataya. Ang ating pong K-text ay matatagpuan sa Mateo 11 verse 28 at narito po ang sinasabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha, sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito'y isang pangako ng ating Panginoong Jesus na patunay na si Jesus Christ siya lang ang may karapatan o abilidad na totoong magbibigay sa atin ng kapayapaan, kapahingahan ng ating puso at isip ng bawat individual sa kabila ng dumarating na problema sa atin pong buhay. Ang tanong, ano po kaya ang dahilan kung bakit minsan tayo ay lumalapit, dumadaing, humihingi at nakikipag-usap sa atin pong Panginoong Jesus? Sigurado ay mayroon tayong gustong hingiin sa Kanya o kaya naman mayroon tayong gustong pasalamatan sa Kanya. Alin kaya dyan sa dalawang iyan na minsan nating o madalas nating ginagawa sa tuwing tayo ay lalapit sa atin pong Panginoong Jesus? Nais ko pong dalhin kayo sa isang ilustrasyon o sa isang reality na nangyayari sa atin pong kapaligiran ngayon. Kayo po ba ay nakakita na ng isang pulubi o ano kaya madalas nilang sitwasyon o ano ang kanilang ginagawa sa buong maghapon? Sa tingin ninyo mga kapatid, ano po kaya? Sigurado po, tayong lahat ay nakakita na ng pulubi. Tama po ba? Madalas silang nasa mga kalye buong maghapon at gumagawa ng paraan upang mabuhay. At kapag atin silang makita, ay naroon ang ating pagkaawa na ating nararamdaman at minsan pa ay ating bibigyan sila kung ano yung dala natin o kung ano yung maaari nating maibigay sa kanila. Minsan mga kapatid, tayo ay nanlalamig, nauuhaw at nagugutom. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa physical natin, kundi pati sa ating pong espiritual na pananampalataya. Ngayon, meron po akong isang tanong muli. Bakit kaya ang mga tao o mga pasyente ay lumalapit sa doktor? Dahil po ba walang purpose? O kaya naman may purpose? Lagi po nating tatandaan. Una, siyempre, gusto po nating malaman o gusto po nilang malaman kung ano ang sakit nila. Di ba? At siyempre, gusto nating malaman o gusto nilang malaman kung papaano nilang masolusyonan o paano sila gagaling sa karamdamang meron sila. Tama po ba? Mga minamahal ko mga kapatid, hindi tayo lalapit sa isang tao o hindi tayo lalapit sa isang doktor o hindi tayo lalapit sa ating Panginoon nang wala tayong purpose. Mga minamahal kong mga kapatid, nais kong dalhin kayo sa isang kwento na ito ay isa sa paborito ko na karakter sa Bible.
Ngayon, tungkol naman po sa isang pulubing bulag. Kayo po ba ay pamilyar na dito? Narinig nyo na po ba ito? Mga minamahal kong mga kapatid, tungkol naman po sa pulubing bulag na ito ay kilala sa pangalang Bartimeos. Kayo po ba ay nakasaksi na ng isang bulag? Ano kaya ang pakiramdam? Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay pumikit saglit. Pumikit po tayo. Tayo po ay magmulat na. Nakita po natin mga kapatid ng isang bulag, nung nakita tayo, pumikit tayo kanina, nakita nating madilim. Tama po ba? Madilim! Alam niyo mga kapatid, ang mga bulag o mayroong mga kapansanan na ganito, meron silang gustong mangyari sa kanila. Gusto nilang makakita. Totoo, mahirap ang kanilang kalagayan. Kung i-reflect o ihahambing natin sa ating mga sarili, tayo ay mapalad. Bakit po? Kasi nakakakita tayo, hindi tulad ng iba o may kapansanang bulag, ay gusto nilang makakita. So mga kapatid, ngayon aking pong ibabahagi sa lahat ang kwento ng isang bulag mula sa Biblia na matatagpuan sa aklat po ng Marcos 10, talatang 46 hanggang 52. Ang sabi po dito, ang kaniyang pangalan ay Bartimeos, siya ay madalas nakikita sa gilid at nagmamalimos habang maraming tao ang dumaraan. Ito ang kaniyang paraan upang mabuhay, dahilan sa siya ay isang bulag. Ngayon, atin pong sisimulan sa aklat po ng Mark 10 verse 47. Ito po ang sinasabi. At nagsidating sila sa Jericho, habang nilisan niya ang Jericho, which is Jesus Christ, nakasama ng kanyang mga alagad, no? At nang lubhang marami pang mga tao, ang anak ni Timoteo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. Verse 48, nang marinig niya yaong sa Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Yan po ang kanyang wika. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Natapwat siya'y lalong sumigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Paulit-ulit na si Bartimeos ay sumisigaw sa atin pong Panginoong Jesus. Verse 50, at tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na nagsabi sa kaniya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag kaniya. Alam niyo po ba ang susunod na mangyayari? Sa kabila ng kanyang pagsisigaw, may kasiguraduhan na paos siya, nahirapan siyang muling sumigaw, pero ang sagot ng Panginoon sa kaniya, siya'y inimbitahan ng mga alagad na siya'y tawagin at siya ay dalihin sa aking harapan. Mga minamahal kong mga kapatid, pagkatapos ng bagay na ito, marinig niya ang tawag ng Panginoon ano ang kanyang ginawa. Ang sabi ng 51, pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Naranasan niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, naranasan niya ang pag-ibig at pagpapagaling ni Jesus Christ. Ang sabi ng 52, at sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabone o Guro, natanggapin ang aking paningin. Sino sa atin kaya mga minamahal kong mga kapatid na kapag tayo ay tinanong na ating Panginoon, sa kabila ng tayo ay lalapit sa Kanya. Ikaw ba ay masaya na ang sabi ng Panginoon? Ikaw, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sigurado, syempre, ang gagawin po natin ay yung gusto nating mangyari sa ating buhay. Tulad ni Bartimeos, no? Siya ay isang bulag. Uulitin po natin. Siya ay isang bulag na naroon ang kagustuhan niya na makakita. Yon, to make the story short, nagkaroon ng kagalingan si Bartimeos.
Ang sabi ng 52, verse 52, at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong, pananampalataya, at pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang kwentong ito ay sobrang napakaganda. Nagkaroon ng kagalingan ang taong ito sa pamamagitan ng ng kanya pong pananampalataya. Ang sabi ng Marcos 10 verse 45, ito'y pangako ng Diyos at kung bakit napunta si Jesus Christ dito sa mundo. Dahil meron siyang purpose. Ano po ang sabi? Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Ito po'y pangako ng Diyos o ni Jesus Christ sa mga taong gusto siyang makilala at gustong magkaroon ng kapayapaan at kagalingan sa kanila pong buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, bago tayo magtapos, mayroong tatlo na points o mayroong mahalagang bagay na dapat nating matutuhan kay Bartimeos. Ano kaya yon? Una, be humble. Okay? So, lagi po nating tatandaan, Bartimeos knew that he did not deserve mercy, so he had no thought of entitlement. Wherever we come to God, we should humble ourselves, calling out to Him. Nung pagsabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Lagi po nating tatandaan, even though we are not deserve, hindi tayo deserve na tanggapin yung pagpapagaling, pero nananampalataya na tayo o magpakumbaba tayo sa ating Panginoon na siya lamang yung makapagpapagaling ng ating pong mga karamdaman. Pangalawa po, don't let the crowd stop you. Ang sabi po dito, blind Bartimeos knew that he had need that only Jesus could supply. Therefore, he was not going to let the crowd stop him from getting his deliverance. When the crowd told him to shut up, he shouted even louder, Son of David, have pity on me. What do you want from God? Wherever you are seeking after God and trying to get His attention, people will tell you, you worship too much. You think you're better than us, and so on. Don't let the people constrain you. At the end of the day, you are the one that has a need, not them. Mga minamahal kong mga kapatid, lagi po nating tatandaan, maraming tao ang nakapalibot sa atin. Minsan, idinadown tayo ng marami. Lagi nating isipin, no? Kailangan natin si Kristo sa ating buhay, na siya lamang ang lahat-lahat sa atin. Na lagi nating tatandaan na hindi hadlang yung maraming tao, yung sinasabi ng maraming tao para lang makalapit tayo kay Kristo. Tulad ni Bartimeos, hindi siya nagpahadlang doon sa mga taong nagsabi sa kanya, tumigil ka at kami naiingayan. Subalit si Bartimeos ay mayroong goal na siya ay lalapit at tatawag sa ating Panginoon para magkaroon siya ng kagalingan mula sa kanya pong pagkabulag. So, the third one, let go of the past. No? Iwanan natin yung mga past experience natin na dati ay nakakahadlang sa paglapit natin sa ating pong Panginoon. Ang sabi dito, when Jesus called Bartimeos, he immediately threw away his cloak, yung kanyang balabal. No? Pagkatawag sa kanya, iniwan niya agad yon, itinapon niya. Jumped to his feet and ran to Jesus. Bartimeos realized that where Jesus is taking him, his cloak could not go as his cloak represents his past. Diba? Ang ganda. Ang sabi pa dito, blind Bartimeos realized that his cloak brought him comfort, helped to keep him warm, and helped to clothes him while he was on the roadside begging. But for him to move forward, he must forget about the past. Many times we want to come of God, no, to God, but do not want to let go the things that held us in the bondage. Let us remember this. For us to move forward, we must learn to throw down our old cloak. Get up and move forward. We can grow to remain in the same spot we were in.
Mga minamahal kong mga kapatid, marami po sa atin o tayo pong lahat ay mayroong kanya-kanyang karanasan before. Na minsan pa ay ito'y karanasan natin na nakakapagpalayo sa atin pong Panginoong Hesus. Tignan natin yung buhay ni Bartimaeus. Anuman ang kanyang pasanin noon, ay willing siya na iwanan ang mga bagay na ito para lang makilala at sumunod kay Kristo. Last mga kapatid, he followed Jesus. Sabi ng 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, though He careth for you. Mga minamahal ko mga kapatid, isang kagalakan na si Bartimaeus ay atin pong napag-aralan. No? Kung papaanong gumawa, kung papaano ang binigay na pagpapala ng Diyos sa kanya. No? Lahat ng kanyang mga pasanin, kanyang karanasan, no? Nararanasan, ay inilapit niya to sa ating Panginoon na ang Diyos ay nag-care sa kanya at nakaranas siya ng pagpapagaling. Ang sabi po dito, when Jesus healed Bartimaeus, Jesus told him, Go your faith has healed you. But instead of leaving when he received his sight, the Bible tells us, remember this, mga minamahal kong mga kapatid, Bartimaeus did not just want the healing, no? But he also wanted the healer, which is Jesus Christ. Many times when God delivers a person, they soon goes back to live a simple life. Jesus did not heal or deliver for you. Not to serve Him. God does not only want to heal us, but He wants to save us. Mga minamahal kong mga kapatid, no? Matapos tayong pagalingin ng Diyos sa atin pong mga nararanasang mga problema, karamdaman man yan, no? Hindi doon nagtatapos yung ating paglapit sa Kanya. Lagi po nating tatandaan, araw-araw ay kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Nawa hindi mangyari sa atin na kapag tayo ay may karamdaman o anumang uri ng sakit na naranasan natin sa kapanahunan, huwag nawa sanang doon lamang tayo lalapit. Kundi sa pangaraw-araw nating buhay, patuloy nating nararanasan ang pagpapala ng Diyos, ay patuloy din tayong lumapit sa Kanya. Ang sabi dito, sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show the great and mighty things which thou knowest. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung verse na dapat din po nating panghawakan. Na kapag tayo po ay lalapit sa ating pong Panginoong Hesus, no? Ay walang pakundangan o hindi siya nagdadalawang isip na tayo po ay dinggin sa ating pong mga panalangin. Ang sabi po ng Mark 10 verse 27, pagtingin sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa atin pong Panginoong Hesus. Tatandaan po natin mga kapatid, walang imposible sa atin pong Panginoon. Lahat posible sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at atin pong sincere na tayo po ay lalapit sa atin pong Panginoon. Last slide mga kapatid, we open the door of faith to know how much God's mercy and goodness will flow into your life and He want to do great things in life. Mga minamahal ko mga kapatid, bago ako magtapos, halina't ating buksan yung ating mga puso. Magkaroon tayo ng pananampalataya tulad ni Bartimaeus na hindi hadlang ang sinasabi ng iba, kundi tayo ay lalakad patungo lamang kay Kristo. Dahil si Kristo ang may abilidad o mayroong kakayahan na tayo po ay bigyan ng kapayapaan, kagalingan na gusto po nating makamtan. Nawa ang mensaheng ito ay tumimo sa ating pong puso't isipan na kailangan natin si Jesus Christ sa ating pong buhay. Muli po, maraming salamat po.